Sino ang bagong Prime Minister ng Japan? Kilalanin natin siya dito sa channel ko. Siya si Yoshihide Suga, ipinanganak noong December 6, 1948, anak ng isang magsasaka at isang guro na nagmula sa Akita Prefecture. Habang nag-aaral, namasukan ito sa isang cardboard factory para may maipambayad sa tuition fee hanggang sa makakuha ito ng law degree sa Hosei University sa Tokyo. At pagka-graduate nito sa university, nagtrabaho naman siya sa isang parliamentary election campaign na naging daan sa pagsisimula ng kanyang political journey. Pagkatapos niya maging sekretary sa isang Liberal Democratic Party lawmaker, siya ay nahalal sa Yokohama City Council noong 1987 at kinalaunan ay nahalal sa Japan's Diet sa unang pagkakataon noong 1996. At noong 2005, na-appoint naman siya ng dating Prime Minister noon na si Junichiro Koizumi bilang Senior Vice Minister of Internal Affairs and Communication. At sa sumunod na taon, na-promote naman siya ni Abe para pamunuan ang tatlong cabinet post na hinawakan niya hanggang 2007. Nagtuloy ang magandang relasyon nila ni Abe noong 2012 nung naging Prime Minister ito at siya naman ay ginawang Chief Cabinet Secretary. At dahil na rin sa maimpluwensyang posisyon nito na humahawak ng mga media briefings 2 beses isang araw, araw-araw siya ay tinaguri ang administration's public face na naatasang mag-unveil ng bagong pangalan ng Imperial Era last year. Kaya rin siya nabansag ang Uncle Reiwa dahil siya ang nagpakilala at nag-announce ng bagong pangalan ng Imperial Era na Reiwa na ang ibig sabihin ay Beautiful Harmony sa ilalim ng bagong pamumuno ni Emperor Naruhito. Siya rin ay tinaguri ang behind-the-scene politician at isa sa malaking dahilan kung bakit nanatili sa kapangyarihan si Shinzo Abe sa matagal na panahon dahil napanatili nitong matatag at matibay ang opisina ng Prime Minister noon. At sa pag-anunsyo ni Abe noong August 28 sa bigla ang pagbaba nito sa pwesto dahil sa karamdaman nito, marami na ang umaasa na si Suga ang papalit sa kanya. At nung formal na niyang inanunsyo ang kanyang kandidatura noong September 2, malaking bahagi ng kanilang partido ang nagpakita ng suporta sa kanya. Kaya noong September 14, gumawa siya ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang leader ng Liberal Democratic Party na hindi nagmula sa isang political dynasty. At 2 araw pagkatapos ay tuluyan ng nahalal ng parliament bilang susunod na Prime Minister ng Japan. Sumatotal, sa 465 miyembro ng House of Representatives, 314 ang nakuha niyang boto. At sa 245 miyembro ng House of Councilors, 142 naman ang nakuha niyang boto. Grabe, di ba? At bilang bagong Prime Minister, ilan sa mga ipinangako niya na gagawin niya hanggang September next year ay ang mga sumusunod. Sabi niya, itutuloy niya ang signature economic policy ni Abe na Abenomics. Ibig sabihin, lowest interest rate, high government spending. Siyempre, top priority pa rin ang COVID at gusto niyang palawakin ang testing at source vaccine para sa first half ng 2021. Matuloy ang Tokyo Olympic next year sa maingat na pamamaraan. I-increase ang minimum wage, i-promote ang reforma pang agrikultura at palakasin ang turismo. Ninanais niya ring i-revise ang Japan's Pacifist post-war constitution para i-legitimize ang mga self-defense forces nito. Nangako rin siya na gagawin ng lahat para ma-cover na sa National Health Insurance ang mga fertility treatments. Gusto niya ring ituloy ang mga nauna ng hakbang para resolbahin ang abduction sa mga Japanese people ng mga North Koreans noong 1970s at 1980s at ma-meet ang supreme leader nito na si Kim Jong-un nang walang mga preconditions. Eto, ayaw ko nito, pero gusto niyang itaas ang consumption tax ng 10% para i-cover ang mga social security costs. At sa foreign policy naman, gusto niyang panatilihin ang alliance nito sa Amerika at ang stable relationship nito sa China at ayusin na rin ang nabubuong tensyon sa ibang kapitbahay nito sa Asia. At sa pagkakahalal sa kanya bilang 99th Prime Minister ng Japan, siya na ang pinakamatandang naluklok sa pwesto mula noong 1991 sa panahon ni Kiichi Miyazawa. Pero hindi ito kita sa kung paano siya magtrabaho at sa work ethics niya in general. Dahil ang sekreto niya, 40-minute walks and 100 sit-ups every morning. And that's it for today guys. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. Please let me know. Give me a thumbs up and pakishare na rin. And again, I hope you consider subscribing to my channel, Umhan Rivera. And also, please hit the bell notification button for more update or kamimahan. Thank you guys. Bye-bye.